Banayad na itinulak ni Krisha ang front door at pumasok. Inilock ang knob at ang manual lock na dinakwit. She felt tired and exhausted. Subalit ang lahat ng iyon ay tila napalis ng malingunang lumabas mula sa isang silid si Charmaine. Bahagyang magulo ang buhok nito. Kasunod nitong lumabas si Ivan na biglang-biglang nagulat nang makita siya. Bahagyang napaatras si Krisha nang makita ang mga ito. She gathered her wits and patience bago nagsalita. Bakit nandito ang babaeng iyon, Ivan? She tried to remain calm and composed. Hindi mo na ba naisip na naririto ka sa bahay ko at dinala mo pa dito ang babae mo? Mali ang iniisip mo, Krisha. Tumigil si Ivan nang magpalipat-lipit ang tingin sa kanila ni Charmaine. I can't believe this, Ivan. Umiiyak na ani ni Charmaine. Hindi ko naisip no na darating ang panahong ito sa atin. Iyon lang at umalis na agad ito sa bahay. Charmaine, you go after her, Ivan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Krisha. Sundan mo na siya. Nang hindi kumikilos si Ivan ay galit na sinulyapan ito ni Krisha. Sinisikap niyang timpiin ang sarili, subalit sa pagkakataon na iyon ay hindi na niya kaya pang hawakan ng pasensya. Kuyom ang kamao ni Krisha nang harapin ang asawa. Umalis ka na, Ivan. I'm not going anywhere. I want an annulment. Sigaw ni Krisha. Matagal bago ito nakasagot. Hindi ko iyon maibibigay sa'yo ngayon, Krisha. Why? Tanong ng babae. Hindi ba at iyan ang dahilan kung bakit hinahanap mo ko? Kung hindi ko tinanggihan ang gusto mo noon na annulment, hindi siguro tayo nagkasama at hindi na nagawang ituloy ni Krisha ang sasabihin. May isang damdamin sa tagong bahagi ng dibdib na hindi niya gustong pangalanan. Sana ibinigay ko na lang ang gusto mo noon pa, Ivan. Napailing si Krisha. Nagsisisi ka ba? Matagal na akong nagsisisi, Ivan. Itinaas ni Krisha ang mukha. I even blamed my father for entrusting me to you. Sigurado ako na saan man siya naroroon ngayon ay nagsisisi siya sa pagpilit sa akin na magpakasal sa'yo. Akala mo ba'y masaya rin ako sa sitwasyon natin ngayon? Welta ni Ivan. I'm not happy, Krisha Lynn. Napalunok si Krisha sa nakitang lungkot sa mga mata ng asawa. Dahil ba sa hindi naman talaga siya ang gusto nitong makasama? Dahil ba napipilitan lang din ito na makasama siya, kaya ganito na lang ang kalungkutan sa mga mata? Hindi mo na kailangan ipamukha sa akin na hindi ka masaya, Ivan. Ibibigay ko na sa'yo ang inaasa mong kalayaan. Kahit hindi ako mapera, sisikapin kong kumonsulta sa isang abogado. Pigil ang emosyon na saad ni Krisha at nagmamadaling pumasok ng silid. Hilam sa luha ang mga mata ni Krisha nang tunguhin ang closet at isa-isang alisin doon ang lahat ng damit at importanteng gamit ng asawa. Kahit paano, binigyan pa rin siya ng kakarampot na respeto ni Ivan nang hindi nito papasukin sa silid nila si Charmaine. Binuhat ni Krisha ang mga damit at dinala iyon sa sala. Umalis ka na dito, Ivan. She said calmly. Umalis ka na. I'm sad. I'm not going anywhere, baby. Don't call me baby. Sa kauna-unahang pagkakataon ay humagalpas ang pagtitimpi ni Krisha. Umiiyak siya sa harapan ng asawa. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at pumayag ako na magsama tayo. And now, I'm asking myself what made me fall in love with you when you're nothing but a bastard. Umiiyak na muling pumasok ng silid si Krisha at kinuha ang natitira pang gamit ng asawa. Inihagis ni Krisha iyon sa sala kasama ng iba pang damit nito. Hinagilap ang dalawang maleta nito at pinagtatapon din. Naiwan sa sala si Ivan na pinupuno ng hangin ang dibdib. Ay, gustuhin mang kalmahin ang asawa, sa nakikita niyang anyo nito ay hinding-hindi niya ito makakausap ng maayos. Nang muling lumabas ng silid si Krisha, ay dala na niya ang huling bugso ng mga damit ni Ivan. Inihagis niya iyon kasama ng iba pa. Get out of my sight, Ivan. She shouted in anger. Pakiramdam ni Krisha ay nanginginig ang kalamnan niya
sa matinding galit sa asawa. Hindi ako kasi tanga ng iniisip mo, kaya hindi mo ako habang buhay na mapapaikot. Katulong ang kabit mo, and I don't care kung magkita pa tayo o hindi na. Hindi ka ganun kaimportante sa buhay ko. Iyon lang at malikod na si Krisha. Pabalibag na isinara ng babae ang pinto ng silid. Inilak niya iyon at isinubsob ang sarili sa kama. She was crying in anger and pain. Halos maunawaan ni Krisha kung alin sa mga damdaming iyon ang higit na nagbibigay ng dahilan sa kanya upang umiyak ng ganito. Then she proved one thing. It was always so easy to hate someone, but it was the hardest when love and hate collide. Bahagyang napapitlag si Krisha nang maulinagan ang ugong napapalayong sasakyan ni Ivan. Hindi na tumayo si Krisha upang silipin ang pag-alis ng asawa. Marahil ay kay Charmaine ito pupunta. Tutal naman, bago sila ikinasal ni Ivan, ay magnobya na ang mga ito. Mula sa araw na ito, pinakakawalan na ni Krisha ang lalaki. Para na rin sa ikakaayos ng lahat. For her peace of mind. Are you okay now? Salubong ni Casey kay Krisha nang unang araw siyang pumasok makaraan ang leave niya. It was the first time in her life that she felt empty. Tila lagus-lagusan ang tingin ni Krisha sa mga kaopisina na nakakasalubong at bumabati sa kanya. Nasa kalagitnaan sila ng trabaho para sa susunod na labas ng magazine. Sinikap ni Krisha na maging abala sa mga articles na ipinapa-research sa kanya. Nang bigyan siya ng on-the-spot assignment, ay kaagad niyang tinanggap. Nakatakda niyang i-interview ang isang may-ari ng malaking restaurant at event place na nakabase sa pusod mismo ng Intramuros. Sikat ang lugar na iyon na pagdausan ng mga binyag, debut, party at lalong higit sa kasal dahil sa magagaling na event planner at wedding coordinators. Iyon ang isa sa magiging highlight articles ng kanilang magazine, kaya binilinan si Krisha ng editor-in-chief na kompletuhin ang interview. Gayun din ang still photos na makukuha niya o ibibigay ng may-ari. Hapon na siya nakabalik ng opisina. She was exhausted. Pero mas mainam na iyon para pagdating niya mamaya sa bahay ay matutulog na lang siya. Hindi niya gustong magkaroon pa ng oras para isipin si ang isang imahe. Marahan niyang iniling ang ulo para alisin roon si Ivan. Kamusta ang interview? Tanong ni Casey na labis niyang ipinagpapasalamat. It would take her mind off her husband even for a while. Abala rin si Krisha sa sariling desk habang isa-isang tinitingnan ang mga bagong samples ng damit na dumating mula sa mga sikat at kilalang boutiques. I like your blouse. Puna ni Casey sa suot ni Krisha na white spaghetti strap blouse, crocheted details sa hemlines at borda sa gawing itaas. Sino mag-aakalang may asawa ka? No one. Matabang na sagot ni Krisha. Tila may napansin si Casey sa hitsura ng kaibigan, kaya biglang nag-usisa. Kamusta na nga pala kayo? Ano nga bang nangyari? I ditched him and threw him out of my house. Napakalakas ng pagkakasabi ni Casey ng what? Na ikinalingon ng mga kaopisina nilang naroroon na at tulad nila ay nagsisipagtrabaho pa rin kahit kanina pa ang uwian. Ano ba talagang nangyari? Hinanaan na ni Casey ang tinig. Halatang nag-iingat rin at ayaw marinig ng mga kasamahan nila sa opisina ang lahat. Tahimik na ikwinento ni Krisha sa kaibigan ang lahat. Wala siyang inilihim. I can't believe na may kapasidad kang gawin iyon. Hindi makapaniwala si Casey at isa-isang niligpit ang mga gamit nito. Ang desk ay hinayaan na lamang ang mga damit at iba pang gamit na ipinadala ng mga fashion houses. Looking at you, napaka-frail mong tingnan, pero nagawa mo siyang palayasin, and 5 days ago pa yon. Krisha nodded. Hindi ba siya nagtetext o tumatawag? Ayoko nang pag-usapan pa si Ivan, please. He probably got back with Charmaine. Sa weekend ay tatawagan kong parents niya para formal na ipakipag-usap ang annulment. Tila nakauunawang tinapik ni Casey ang balikat ng kaibigan. Let's go out tonight. Manood tayo ng sine. Libre ko. Inilang
nilabas ni Casey mula sa bag nito ang dalawang movie tickets na nahulaan ni Krisha na may nagbigay lamang din nito. Isa marahil sa mga kakilala nito. Dumiretso sila sa kalapit na mall at nanood ng isang Hollywood film. Pagkatapos, ipinasya nilang tumambay sa outdoor table ng isang coffee shop. Tig-isang mag sila ng espresso. Mag-aalas 10 na ng gabi sila naghiwalay. Magkasabay sila ni Casey sa taxi kanina at inihatid na lamang siya nito. Pagdating sa bahay ay kaagad na nakatulog si Krisha. Tanghali na nang magising siya kinabukasan. Kaagad niyang hinarap ang trabaho. Sa komedor niya mismo tinapos ang article para sa dalawang i-interview niya kahapon. Nang matapos iyon, at sakalang niya isa-isang binalikan ang mga suliranin na pilit niyang inilalagay sana sa pinakamalalim na bahagi ng alaala niya. She was known for being professional. May sakit man o kahit anong suliranin, ay kilala siya na nagagawang itawid ang trabaho ng maayos. Sinikap na Krisha na gawin ang gayon din nitong nakaraang araw. Pero hindi na iyon ganoon kadali. Ang bawat bahagi ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng lahat-lahat tungkol kay Ivan. And that cut rough her like a knife. Tama nga ang sabi nila. Life is not a bed of roses. Maraming tinik sa bawat landas. At minala si Krisha na natapat sa dawag sa mga tinik. May kapaitang iniikot niya ang tingin sa kanyang silid. Ilang beses ba nilang pinagsaluhan ang init ng pagmamahal sa silid na iyon? Hindi na niya mabilang. For her, it was that lovemaking. But for Ivan, it's just plain sex. He did not love her. Anong inaasahan niya? Totoo ang sinabi ng inang Narisa niya na iniligay siya ng daddy niya sa isang napakahirap na sitwasyon. Pero dahil wala na ang ama, hindi ito ganap na masisisi ni Krisha. Bukod pa sa alam niyang hinagad lang nito ang makakabuti sa kanya. Hindi rin kasalanan ng daddy niya kung natutunan man niyang mahalin si Ivan. Pero nasasaktan si Krisha ngayon. And that was the big deal. Tama ang inang Narisa niya. May mga tao na mas maligaya sana kung hindi nag-asawa. Tulad ni Krisha marahil. Perhaps, marriage was not for everyone. I-encode na lang niya ang computer sa desk niya, ang isinulat niya ngayon lang at saka niya ipapasa sa desk ng editor. Uuwi siya ng maaga. Naligo lang si Krisha at nagbihis. Krisha winced nang masulyap ang sarili sa salamin. Kitang-kita ang panlalalim ng mga mata niya. Binaliwala niya iyon at sa halip ay itinali niya pataas ang mahabang buhok at isinukbit ang may kalakihang shoulder bag tulad ng nakaraang araw. Subsub siya sa trabaho at sa pag-aayos ng mga brochures na nakuha niya sa dalawang interviews. Matapos i-encode, dinala na niya iyon sa desk ng editor. Inaayos na ni Krisha ang mga gamit sa desk niya nang maulinagan ang isang kasamahan niya sa article. Flower delivery daw, Miss Krisha Lynn Romero. Sumikdo ang dibdib ni Krisha sa pagkarinig sa tinura ng isang kasamahan. Wala namang ganyang pangalan dito ah. Anang beauty editor na si Herlene at saka nagkibit balikat. Baka wrong addressing delivery. Ano ba naman ito? Ang kulit-kulit? Ang isa, saka kinuha ang telephone, kinausap ang receptionist. I'm sorry sir, pero walang Krisha Lynn Romero sa office. Thanks that for Krisha. At ubiling sa ad ni Casey. Napasinghap si Krisha sa narinig. Kung ano ang pagagulat ni Krisha, ay sabay-sabay noo ang kasamahan nila. Mrs. Krisha Lynn Romero? Ani ni Herlene. Hindi namin nabalitaan na ikinasal siya, Casey. Baka naman pinag-iinteresan lang yung napakaganda daw na bulaklak, kaya sinabi yan. Natawa si Casey. For your information, Krisha's very much married. Kitang-kita ang pagkamangha sa mga anyo ng mga tao sa opisina. For 5 years. Ani ni Casey. It's a long story. But I guess the flower came from Krisha's husband. Halos matudaw si Krisha sa labis na kahihiyan habang ang lahat ng kasamahan nila ay nakatingin sa kanya. Namamangha ang mga ito at hindi makapaniwala.
Bago pa makapagsalita si Krisha, ay mabilis siyang hinatak ni Casey at hinawakan ang braso niya papuntang elevator at pinindot pababa. Ilang saglit lang, ang kaibigan niya ang mismong naghahanap ng lobby ng flower delivery niya. Where's the delivery service? I'm sorry, ma'am, pero hindi flower delivery ang dumating. Anang receptionist kay Casey. Personal delivery po iyon at ayun po si Mr. Romero at naghihintay. Natutop ni Krisha ang bibig nang makita ang asawa sa isang bahagi ng lobby. Kinuha ni Ivan ang bulaklak na nakapatong sa table at inaabot sa di makapaniwalang si Krisha. Habang si Casey ay halos hindi kumukurap sa pagkakatitig sa kaharap ng lalaki. My God, ikaw ang asawa ng kaibigan ko? Hindi makapaniwala si Casey. You must be Casey. At tubilit subalit na hangiting turan ni Ivan. Nice meeting you. Hi. Ngumiti rin ang kaibigan at saka siniko si Krisha. Talk to him, Krisha. Ayoko. Bahala na kayong mag-usap. Nilagpasan ni Krisha ito makaraang kunin ang bulaklak na inalok nito. Tinanggap lang ni Krisha ang bulaklak dahil nakatingin sa kanila ang tatlong receptionist ng building. Gayun din ang iba pang naroroon sa lobby at nasisipaglakad. Nakakailang hakbang na si Krisha nang magsalita si Ivan. Will you remarry me, Krisha? He said softly. Bagaman mahina lang ang tinig ni Ivan, ay nakaabot iyon sa pandinig ni Krisha. She turned around. At tubiling umiti si Ivan. I mean, let's get married again. This time, church wedding na. Church wedding? Belta ni Krisha. Pinaplano ko ng annulment. Paano pang sinasabi mong church wedding? Please, baby. Ayoko ng annulment. In fact, pinaplano namin ng mga magulang ko ang ikalawang kasal natin. Gusto kong sumumpa sa harap ng Diyos and affirm our vows. Inabot ni Ivan ang braso ni Krisha at mahigpit na ikinulong siya sa mga bisig nito. Ipinagpapasalamat ni Ivan na nasa dulo sila ng lobby at walang dumaraan doon. Kung hindi, ay magiging kapunap mo na sila sa lahat. Talk to him. Mabuting bigyan mo siya ng pagkakataong magkaintindihan kayo. Saad ni Casey na nasa tabi na pala niya. Sige, iiwan ko na kayo. Kumawike si Casey na pabalik na sa opisina nila. She's right, Krisha. Ivan agreed at hinawakan ang braso ni Krisha patungo sa labas kung saan nakaparada ang kotse nito. Hesitant na pumasok doon si Krisha. Pumiksi siya ng tangkain ni Ivan hawakan ang braso niya. Don't ever dare to touch me again, Ivan. Her voice was filled with animosity and bitterness. Pinag-iisip ako kung bakit kailangan puntahan mo pa ako at ipaalam sa lahat ang civil status ko samantalang gusto ko na ng annulment. I told you, Krisha. Ayoko. Bitter na ngumiti si Krisha. Don't worry. Hindi ako hihingi na kahit singko as alimony, Ivan. Makawala lang tayo sa isa't isa, maligaya na ako. He stared her. Nasa mga mata ni Krisha ang pait. Will you really be happy sa sandaling magkahiwalay tayo, Krisha? Bahagyang napalunok si Krisha. I'm sure. I will. What if you get pregnant? Anong sasabihin mo sa magiging anak natin? Hindi ako hihingi kahit singkong suporta mula sa'yo. Sakali mang mabuntis ako, Ivan. She stressed out. Nagtiim lang ng bagang ang lalaki at hindi kumubo. Then a burst of anger took over her. Pinagbabayo na Krisha ang dibdib ng asawa. How could you? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan nang iuwi mo pa sa mismong bahay ng daddy ko ang babae mo. Listen, baby. Tila nahihirapan na hinawakan ni Ivan ng mga kamay ng galit na asawa. You said you love me. I was just too angry and couldn't think of words to say. Kaya ako nasabi yun. Paano mo ipagsisinungaling ang mga pag-aasikaso mo sa akin habang magkasama tayo, ha? He asked gently. Kahit hindi mo sinasabi, I knew then you love me. Things change, Ivan. Umiling-iling si Krisha.
Kapag hindi ako ang inirespeto ng isang tao, mawawala rin ang respeto ko sa kanya. Mataas ang respeto ko sa'yo, Krisha. Kaya pala iniuwi mo ang babae mo. Then with teary eyes, Krisha added, sa mismong pamamahay ko, Ivan. Iyon ba ang may mataas na respeto? Listen. He held her at ikinlong sa mga bisig. Hinang-hinang na pasubsob na lang si Krisha sa asawa. Hinayaan ni Ivan na umiyak lang si Krisha. Contrary to what you think, hindi ko kusang dinala si Charmaine sa bahay mo. Siya ang kusang nagpunta doon. I guess I was too tired kaya kaagad akong nakatulog sa kabilang silid. At sinadya ko na hindi ilak ang pintuan dahil alam kong darating ka anumang oras. Mabilis na kumala si Krisha sa asawa. Her eyes met his. Oo nga naman. Kung gagawa ang mga ito ng milagro, ay bakit sa bahay pa niya? Samantalang higit na komportable at walang bakas kung magpupunta ang mga ito sa hotel o motel. Pwede mong tawagan kahit anong oras ang pamilya ko to confirm at baby. Matagal na akong nakipaghiwalay kay Charmaine. That same day when I moved into your house? Paghihiwalay na hindi niya matanggap kaya nagawa niya akong puntahan sa bahay mo. She was so desperate kaya nagawa akong pasukin sa banyo. Liar. Anong dahilan ko para magsinungaling, Krisha? His gaze fixed on her face. Kung tama ang sinabi mo na mahal ko si Charmaine, wala na sana ako dito at hindi ko aayusin ang kasal natin sa simbahan. Ano sa tingin mong ipinasya ko kung huminto ang pagbabarko ko at manatili na lang dito para samahan ka? Her eyes widened at napatitig sa asawa. Hindi ka nasasakay ng barko? Ivan nodded. Gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko sa'yo, love. His voice was so gentle. Katulad rin ng mga kamay nitong humahaplos sa mukha at balikat ni Krisha. Then both his hands cupped her face. 5 taon akong nawala sa tabi mo. Babawiin ko ang mga panahong iyon. Pero, ang sabi noon ng daddy, mahal mong trabaho mo. But I love you more, baby. He snapped softly. Napaawang ang mga labi ni Krisha. Sinamantala iyon ni Ivan. He held her and kissed her. It was such a fiery, hungry kiss at kapwa sila naghahabol ng hininga nang kumawala sa isa't isa. May isang bagay na napatunayan si Krisha. Despite her anger, hindi iyon naging sapat upang makalagtaan niya ang damdamin niya para sa asawa. I want to be always with you. Dinaman ang hintuturo ni Ivan ng mga labi ni Krisha. Kahit paano naman ay may naipundar ako na pwede natin maging source of income. Besides, may local shipping company na nag-aalok sa akin na maging shipping consultant. Sa opisina lang ang trabaho ko and I'm going to accept the offer just to be with you. Gusto kong makasama ka at masubaybayan ang gagawin nating pamilya. Sa labis na kaligayahan ay napayakap si Krisha sa asawa. Subalit mabilis na kumalas nang may naalalang itanong. Si Charmaine, anong sabi niya? He shrugged. Sa pagkakaalam ko'y umuwi na siya ng probinsya nila sa Cebu, nursing a broken heart. Pero ang sabi niya nang magpaalam siya sa akin sa telepono, baka manatili na siya doon kung mawili siya. I told her we're getting married again. Natinanggap na niyang natalo siya? Ginagap ni Ivan ang kamay ni Krisha na kinilalagyan ng wedding ring. This symbolized my eternal love. Anitong habang dinadama iyon, and I meant to be with you forever. Kahit nung unang magpakasal tayo, hindi ka nawala sa isip ko. I guess you're tattooed in my heart. Ivan, naiiyak na muling yumakap si Krisha sa asawa. Shh, he kissed her hair. Siya nga pala, dinala ko na ulit sa bahay mo yung mga gamit ko. Oh, I decided na sa bahay mo na lang tayo tumira at pauupahan ko na lang ang bahay ko. Ani ni Ivan, alam kong kahit pilitin kita, hindi ka aalis sa bahay na ipinundar ng daddy mo para sa'yo. Thank you so much, Ivan. He frowned. For what, baby? For everything. I love you. I love you too. Iniyakap ni Krisha ang mga kamay sa asawa. Yakap na tila hindi na ito pakakawalan. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa dibdib ni Krisha habang ninanamnam ang sandaling iyon
na nakapaloob siya sa bisig ni Ivan, ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang linggo at ganap na silang ikinasal sa simbahan. Masayang-masaya ang puso ng isa't isa. Naging maayos at maginhawa ang buhay nila. Lumago ang kanilang mga naipundar na pagkakakitaan at makalipas ang 2 taon ay nagkaroon sila ng supling. Namuhay sila ng mapayapa at may masayang pamilya. Sometimes, someone's come into your life so unexpectedly. Takes your heart by surprise and change your life forever. Maraming salamat. Patuloy niyo po sana kaming samahan sa mga susunod pa naming ibabahaging mga storya. Take care always. Thank you for watching and God bless.